Eto, malapit na tong manganak to si Sarah. Ang due date kasi nito, May 18. Ayan, hapon na rito ngayon. Eh, ngayon lang tumayo tong ina, itong bagong panganak. Ayan yung mga bake niya, oh. Eto, update tayo dito sa piggery. Yung isang inahin ko, yung di na buntis, si Inday. Eto, wala na oh, naibenta ko na. Eto na siya oh, pinalakad na lang nila, kinuha na yan. Buti nga na-dispose na yan dahil lugi na ako dyan, wala na silbi. Ganun talaga buhay. Eto, malapit na tong manganak to si Sarah. Ang due date kasi nito, May 18. Ano ngayon? Miyerkules, 17 ngayon dito. Ang kadalasan naman, ang kwan kasi pag nanganganak ang baboy, 5 days before and after ng due date, doon niya nanganganak. Pero 17 ngayon, kala ko nga ngayon manganganak yan, pero hindi pa, wala pa. Pero nag-uumpirsa ng mamaga yung kwan niya, ang puwerta niya. Malamang to bukas. Yan itsura niya. Yan, meron lang akong ini-spray sa kanya kasi marami siyang kagat ng insekto. Wawa naman. Yan, ini-sprayan ko lang yung kagat ng insekto niya. Oh. Dami kasi insekto dito sa amin. Tag-init. Ayan ang status niya. Malapit na tumanganak. Sana makapag-produce kahit 10 man lang sana. Okay na. Walang casualty. Makapagbigay lang siya ng 10, ayos na. Ayan na siya. Sana maging maayos ang panganganak nito. Sana mabutang ko bukas. Kung umanganak siya ng araw, mabidyohan ko. Ito naman si Zoe, yung pinakabunso dito sa mga alaga ko. Ayan o, malaki na. Ang nanay nito yun, si Sarah, yung manganganak. Siyang huling anak, Pats. Tapos eto naman si baby girl. Nung pinaunang inseminate nito, failure, hindi na buntis. Eh inisip ko baka mataba. Kaya ang ginagawa ko ngayon, nire-reduce ko, binabawasan ko yung pakain. Ayun. Pinapapayat ko siya ng kaunti ngayon. Mamaya problema dito, yung matres puro taba. Sayang, yung unang inseminate, hindi siya nabuntis, yo. Kaya ang gagawin ko ngayon, i-reduce ko ngayon to. Mataba pa kasi siya ngayon, oh. Ayan siya, oh, si baby girl. Laki na yan. May gitsang taon na yan. Ayan, update dito. Medyo pausok muna ako ngayon, hapon. At marami insekto. Ayan, oh. Marami naman kasi dito pwedeng sunugin, gamitin pang pausok. Ayan, hapon na. Palubog na ang araw. Eh, medyo mainit. Eh, yung trapal na isa, yung harang dito sa paghapon. Ayusin ko pa, oh. Makabukas ko na lang ayusin yan. Yan, si Zoe. Yan, si Sarah. Sana wala maging problema to sa panganganak. 3 days later. Ito, sinasabi ko. Nanganak na yung baboy kagabi to. Naku, nadisgrasya. Yung isa, patay ata. Ayun, no? Ngayon, update dito. Nanganak. Ngayong umaga lang to. Ito na ang update natin ngayon. Thursday ng umaga. Nanganak siya. Bali, ang anak niya, 11. Pero ang problema, itong isa, patay. Natural death. Ang payat, oh. Ewan ko na nangyari dito. Siguro, nadaganan siguro yan. Pero to, 10, healthy naman. Lalakas, oh. Sana wala nang maging problema yung iba rito. Ayan, dumedede na sila. Lilinisan ko lang muna ngayon to. Ito sinasabi ko, eh. Pag nanganak to ng alanganing oras. Pero at least nakaraos na, 10 ang buhay. Ayan.
Linis-linis muna tayo ngayon. Kaya medyo matutuyuin ko to kasi basa dito. Awawa itong mga bake na to. Pag laging basa dito, ginawin itong mga to. Eto, hindi pa tapos yung mga anak. Meron pang lalabas to kasi yung inuunan niya, hindi pa lumalabas. Pero 11 na yung lumabas, yung isa patay. Bali, 10 lang ang buhay. Pero may nakita pa akong lalabas isa eh. Umiiri pa to. Wala pa kasi yung inunan. Kaya meron pa to sa loob, sigurado. Ayan pa. Ayan. Pag ganyan gagalaw-galaw yan, lalabas yung isa pa niyan. Wala pa yung inunan. Kaya, mga nganak pa to. Meron pa to sa loob. Ilan pa kaya? Ewan ko lang kung ilan pa. Abangan natin. Eto, lumabas na yung inihintay ko isang bake kanina. Dumudungaw, lumabas. Nako. May isang kasama, oh, hindi nabuo. Ayun, oh, kulay brown. May kasama ng mga inunan, pero meron pang inunan to na ilalabas. Mga initial pa lang. Pero itong nilabas niya ngayon na isa, patay. Nako. Yan ang problema niyan. Kasi pagdating ko, 15 minutes na ako dito, hindi pa siya lumalabas. Malamang to, nalunod. Ito yung isa, oh. Ayun, kulay brown. Hindi siya nabuo. Kaya malamang to, itong isa, itong puti, itong patay, malamang to, nalunod. Yan ang problema pag matagal lumabas. Kasi nalulunod yan, eh. Ayun. Natapos din panganganak ni Sarah. Bali, ang anak niya, nabuhay, 10 lang. Pero ang nilabas niya, dalawa yung buo na patay. Yung inabutan ko, yung unang patay. Makita ko na dito sa labas, patay na. Ewan ko na naging problema. Tapos naglabas pa siya yung pinaka-last kasama nung first batch nung inunan. Patay din yung isang bake. Sayang, ganda pa naman, no? Laki. Paglabas nung isang bake na patay kasama nung inunan, may isa pang kwan. Hindi na buo. Ang laki. Ito, tingnan nyo. Ayan, oh. Hindi siya nabuo. Dapat 13 kung buhay yung dalawang puti tsaka itong dinabuo. 13 sana ang anak niya. Maganda sana. Tapos napansin ko yung inuna niya, maraming taba. Mukhang nasobra na ako ng pakain dito ni Sarah. Kaya sa susunod to, medyo bawasan ko ng pakain siguro. Maraming taba yung inunan. Pero ngayon, okay na. Ito, labas na yung 10 biik. Healthy naman lahat, walang problema. Ayan, oh. Ang problema lang kasi, kanina umaga, nakaready ng gamit ko, yung pamputol ko ng pusod, dahil in-expect ko mga nganak to eh, tsaka yung pamunas. Hindi ko naman nadala. Kasi ang focus ko nandito kay Bogart. Kamamadali kong punta rito, sinama si Bogart. Yung para dito sa Bic, hindi ko na idala. Anak ng kalabaw yan. Ayun, kulukoy oh. Tinali ko muna doon at interesado siya dito sa mga Bic. Gusto niyang paglaruan yung Bic. Lukuloko talaga yung asong yan. Ayan ang update dito. 10 ang anak na buhay ni Sarah. At least ngayon healthy, 10. Kasi yung huling anak nito, doon sa kapatid ni Zoe, ayun o, siyam lang yan sila. Pero 10 din sana sila, kaso namatay naman yung isa, kaya siyam lang nabuhay. Pero ito ngayon, 10. Dalawa ang patay, yung isa kasi hindi naman nabuo. Ayan ang update.